Hello mga ka-G-Lover. So nandito ngayon tayo sa DIY room ko. So dito ako naglilibang, naglalaro ng mga electronics, o nagpa-practice, o kung ano naman mapag-tripan kong gawin dito sa akin room. So konting turo lang mga ka-G-Lover. So nandito yung computer ko. Yan. Ito yung motor ko. Yung motor ko talaga yan. Service ko yan. So nandito yung soldering station ko. Nandyan sa ibaba ko yung hot air. So may mga parts din ako dyan. Doon mga parts. Yung box na yun, yun puno rin yun ng mga parts. Tapos ito yung mga parts ko pan DIY. Mga bus converter. Yan, mga BMS, back converter, one set na resistor, ito pang XT60, yan, mga capacitor, yan. So, mga special na volume control, mga pinaglalaroan ko yan, mga ganitong mga pang test natin. Ito, mga diode, yan, mga diode, mga ka-G-Lover, ito pa, signal diode. Tapos ito yung may mga butas-butas na board natin, PIRI board natin. So, yan. Ito pa yung mga plugs natin. Ito yung one set ko na perception. Yan. So, nandito tayo ngayon. So, konting tour lang. So, kanina pala may inayos ako mga ka-G-Lover na TV. So, yung TV, ang problema niya, yung dito niya, maitim. So, hindi buo yung tao. Maitim. So, kadalasan sira niyan sa vertical section, mga ka-G-Lover. So, pag pa horizontal yung guhit, mga ka-G-Lover, ang magpo-focus ka niyan sa vertical section. Pag pa vertical na guhit, pag ganyan, sa ano ka naman magpo-focus, horizontal section. So, vice versa sila, mga ka-G-Lover. So, wag na natin itong pahabain. Ano pang hinihintay natin? Let's get started. Pakita ko na sa inyo, mga ka-G-Lover. Hello! So ito na yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-Lover. So plug in ko muna. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi buo yung display. May itim sa ibaba. So hindi siya buo. So yan sinasabi ko, naka-horizontal line siya. Naka-horizontal line. So, yung sinasabi ko kanina sa inyo na magpo-focus tayo niyan. Pag horizontal line, po-focus tayo niyan sa vertical section. So, vice versa lang mga ka-G-Lover. So, titingnan natin to kung ano yung problema niya. So, habang nag-aantay tayo mga ka-G-Lover, habang binubuksan ko tong TV na to, unscrew ko muna, mag-shoutout muna tayo mga ka-G-Lover. Shoutout tayo kay Yana Bilaran. So, kay J.M. Pakoy, Aban Balakuta, Jed Rowa, shoutout tayo. Wilski Napinas, Armando Ibaho, Amy Chris Lipiado, shout out. Gilbert Salamir, shout out din sa iyo. Jake Dabu, so pang Saudi Riyadh yun. Jerset Jisril, Jinjik Consina, Antonio Valdez,
Jezabel Orbina, Michael Espirito, Migjan Biblads, Dennis Cabato. So thank you very much. So ang dumi nito mga kajilaber. So linis muna tayo pag may time. So ayan, lilinisan muna natin to. So yun nga yung binikwento ko sa inyo mga kajilaber kanina, yung pagpaguhit na horizontal line sa vertical section tayo mag-focus. Pagpa vertical line sa horizontal naman tayo mag-focus. So vice versa sila mga kajilaber. So siya nga pala nga mga kajilaber, kung bago kayo sa akin channel, please mag-subscribe naman kayo. Huwag nyo naman magkalimutan mag-subscribe. Impahit ng notification bell para updated kayo kung may bago tayong labas na video o sa may bago tayong gawang video. So kahit medyo madali, takatamtaman lang o mahirap na trouble, ipapakita ko pa rin sa iyo, may reference. So karamihan sa nanonood sa akin, so hindi pa masyado marunong sa electronics, so dadahan-dahanin muna natin mga kajilaber. Magsimulan muna tayo sa mga basic na pag-aayos para magets nyo muna. O ika nga, tumatag muna yung utak nyo. Yung parang magets nyo muna yung electronics bago tayo mag-proceed sa napakahirap na mga trouble. Kasi kung gagawan ko kayo ng video ng napakahirap, baka hindi nyo magets agad. So dito muna tayo sa mga basic, kasi karamihan sa akin nanonood, alam ko na kulang pa rin yung alam. So sa mga pro naman, ito napakadali lang to sa mga pro. So paunti-unti lang tayo maglalagay ng mga mahihirap na trouble. So ito yung ganyan na trouble, madali lang yan. Pero pag sa mga baguhan, nahihirapan sila. So hindi nila alam kung saan sila magpo-focus o mag-aayos na section sa ganong sira. So kaya ginagawa ko kayo ng video para magkaroon kayo ng reference, para naman kahit paano madalian kayo pag-aayos. So note pa lang mga kajilaber. So iba-iba rin yung makukuha yung trouble niyan sa vertical section. Nag-iba-iba rin yan. So iba yung sa akin nakuha kong trouble, baka iba rin yung makuha yung trouble. Pero at least alam nyo kung saan section kayo magto-troubleshoot. Alam na alam nyo kung saan kayo magto-troubleshoot. Kahit magkakaiba yung nakukuha natin trouble o yung sira, basta alam nyo kung saan kayong section. So hindi tayo magkakapareho ng nakukuha ng trouble. So ito muna yung una kong ginagawa mga kajilaber. So nire-resolder ko muna yung vertical IC niya, dahil katagalan minsan naglulus din yan. So ang ginagawa ko, nire-resolder ko muna yung vertical IC, tapos mag-check ako nyan kung may mga lumubong kapasitor, may nasunog na resistor o ano pa man dyan nasira, saka na ako magpo-proceed dyan mag-check. So ang ginagawa ko muna, magre-resolder muna ako ng vertical IC. Lalo sa mga ito tips mga kajilaber, lalo sa mga China board. Kadalasan sa China board, so ang problema niyan, gumuguhit yung pa-horizontal line, yung guhit na kulay puti. Yan, kadalasan yan dyan, loose contact yung vertical IC. Try nyong i-resolder o feeding may lumubong kapasitor sa vertical section. So yan tips ko sa inyo mga kajilaber. Yan sa mga China board natin, yung mga universal board na ginagamit, yan ang kadalasan nilang nasisira kasi napakahina yung solder nila. So madali silang mag-angat. So ganyan yan mga kajilaber. So mga tips ko lang yan sa inyo. So kayo nang bahala mag palawig nyan o mag analyze ng iba. So kahit pa paano, mayroon kayong
may binigay ako sa inyong idea. May mga idea kayo kung saan kayo mag-troubleshoot. So, ito na nga, natapos na natin na resolder. So, maghahanap ulit tayo ng ibang sira dito sa kabila. Titingnan natin, mga ka-G-lover. So, sana malinaw yung mic natin para mas lalo nyo maintindihan. So, iniikot ko lang yung TV. Napakaliit naman tong TV na to, 14 inches. Kaya naiikot-ikot ko lang. So, yan. May nakita agad tayo. Yan, sinasabi ko, mga ka-G-lover. Lumubo ang kapasitor. Yan. Yan. Yan na siguro ang pinakasalarin natin. Yan na si Balbon. Yan na ang pinakasalarin natin. Nasira. So, nahulin natin si Balbon, mga ka-G-lover. So, tanggalin natin yan at palitan. So, habang nanonood kayo, kwento-kwentuhan muna tayo, mga ka-G-lover. So, ganun pa man. So, habang tinatanggal ko pala to, so, once again, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo kung may bago akong labas na video. And pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung aking video, mga ka-G-lover. So, ito yung mga pakipakinabang na mga video ginagawa ko para sa inyo. So, 1,000 microfarad 25 volts ang nakalagay na lumubo kapasitor. Electrolytic yan, mga ka-G-lover. So, hahanap tayo na pwede kong ilagay. So, pwede tayo maglagay dyan na 1,000 microfarad 25 volts, 35 volts, 50 volts. So, pataas, wag lang pababa, mga ka-G-lovers. So, itong inaayos ko pala, mga ka-G-lovers, saan nyo to? Saan nyo? Saan yung 14 inches na TV? So, ayan na nga, mga ka-G-lovers. So, naghahanap muna ako. So, ito na. Nakuha na natin. Bagong-bago. 1,000 microfarad, 35 volts. Yan. Yan ang i-replace natin, mga ka-G-lover. So, ang kinagandahan dito sa shop ko, mga ka-G-lover, kahit pa paano, napakadaling maghanap ng pisa. Minsan, nasa likod ko lang yung mga parts. Oh, hindi na ako masyadong naghahanap, kaya kadalasan na inaayos ko dito, hindi masyadong na-stuck, tawag niyan. Kasi minsan pag halimbawa nag-service ka, kaya hindi ako nag-service, mga ka-G-lover, no? Nag-service ka o halimbawa nasa shop ka na dinala sa'yo, wala kang parts, siyempre ma-stuck yan. Kasi wala kang parts, siyempre papabilihin mo muna yung customer mo. Paano kung natagalan maghanap yung customer mo? So, ma-stuck nga talaga yung gamit. So, dito sa akin shop, ay hindi pala akin shop, sa shop ng boss ko. So, nandyan na yung parts. So, napakadali lang kumuha. So, ito kasing shop ng boss ko, may tindahan na to ng mga parts. So, kaya ang ganda na mag-ayos dito. So, yan. Patulalan ko na lang ng paa muna. Tapos, pagkatapos nito ay magte-testing tayo, mga ka-G-lover. So, naglalagay pala ako ng mas, mga ka-G-lover, kasi medyo may sipon tayo niyan. So, pag nakakaamoy ako ng soldering lead, so, naiba yung pag-amoy ko. Parang iba. So, ito na. Power on na natin, mga ka-G-lover. So, hopefully, gumana na to. Tididing! Sana gumana na. Siyempre, gagana na to kasi ginawaan ko na nga ng video. So, antay lang tayo mag-oscillate, mga ka-G-lover. So, yan na. Gumana na. So, meron na naman kayong reference, mga ka-G-lover, sa hindi buo ang display. So, once again, thank you very much. Lagi nyo sanang tandaan, mag-subscribe, pahit ng notification bell at like button. So, ito na si Balbon, yung nakuha natin sira. Yan, yung 1,000 microfarad, 25 volts. So, thank you very much, mga ka-G-lover. Yan, thank you very much. I love you all, mga ka-G-lover.